Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide. And right now, we will have another video presentation. And this will be another video of Gold Batch Strategy. So ngayon, pag-uusapan natin yung indicator muna kung paano, i-introduce muna natin siya, no? At kung paano siya ginagamit. Well, yung mismong strategy in sa ibang video natin yon, i-discuss. So ngayon, tignan muna natin yung gold batch level na tinatawag o GV level at anong trading view indicator ang pwede nyong gamitin doon. As a good discussion natin last time, ang gold batch level, ito yung predetermined, no? So kung makikita natin talagang leading indicator siya, predetermined yan ang mga linya. Talo pa niya ang PIV, mas magaling siya sa PIV kung tutuusin. Kasi ginagamit niya ang mathematical equation na power of 3. Ayan, yung power of 3. Kaya yung power of 3, tinuro natin yan sa isang webinar natin brought to you by Tikmil. Ngayon, kung titignan nyo guys, dito sa gold batch strategy, talagang ito yung masasabi natin na isa sa pinakamagandang naaral ko. Mas simple compare sa Elliott Wave, sa Wyckoff. Tinuro rin natin yung Wyckoff and Elliott Wave. Ito pinakasimple dahil meron na siyang mga leading lines kung saan yun ang mga ranges na pwedeng puntahan, no, ng price ng asset na i-trade nyo. The good thing is, this is a possible na ginagamit talaga ni ICT pero hindi niya itinuturo publicly. At marami nga, kaya nga yung libro, no, kung titignan natin, babalikan lang natin, no, mag-share screen tayo, pakita lang natin yung mismong libro. Kaya itong librong to, kung makikita nyo, ang sinabi is Demystifying ICT, What Every ICT Trader Still Wants to Know by Hopi Plaka. Okay, so dito, i-discuss yung power of three. Yan, power of three, introduction, paano kinakalkula, and everything. May PDF tayo kasi ito ay hindi kompleto. This is only 79 pages, itong flipbooks na to. Pero meron talaga tayo na around 190 pages na PDF. Okay, diyan sa PDF natin mismo. Umabot siya ng 108. No, 190. Tama, no? Sinecheck ko ngayon yung pages niya. 190. Ngayon, pag-uusapan natin next time, itong isang part ng PDF na to, yung HIPPO, what is HIPPO, pag-usapan din natin yung mga trading plan na simple lang, hindi masalimot, like HIPPO plan, itong trade plan for HIPPO, kung ano ba to. Actually, this is a hidden order block. Yan ang sinasabi dito sa HIPPO. So, pag-uusapan yan natin next time. Ang importante lang ay maintindihan muna natin paano ba gumagana yung indicator na to. So, marami yan. Iisa-isahin natin yan sa mga next video at pwede rin natin isama na ito sa webinar. I will have a separate video dedicated for this and then tsaka tayo mag-webinar dito. Okay? So ngayon, nandito na tayo guys sa ating Euro-USD chart ng TradingView. Meron dalawa na ginagamit tayo using the gold batch strategy. So pagka tinipe mo ang gold batch, yan, dalawa ang lalabas sa inyo yan. Ito actually, ito kasi hindi to public, itong New Science of Views. Then hindi rin siya maganda. Ang talagang maganda is yung DMN ICT AMD gold batch. Ito ang talagang primary na ginagamit ko. Even the AMD PO3 Gold Batch, Power of 3 Gold Batch Level by Promuchkaj, okay din siya. Pero sabi ko nga, itong DMN ICT, pagkakinlik mo yan, kung makikita nyo ngayon, ayan, merong linya, okay na, kung makikita nyo kung ano yung nakaitim, nasa 243 Power of 3 tayo. So, yung mga 243 na yan, mga 3927, ayan yung mga
GB line, GB power of 3 na kailangan binabantayan. So, titingnan natin. Okay. So, kung sa 243, makikita mo yung high and low. Ayan, yung mga high and low natin. Kaya lang, dito, sa ngayon, ang ituturo, ang i-discuss natin, wala tayong AMD boxes. Hindi naman kasi natin ginagamit yan. Even the GB time, ito lang yung nakacheck. And then, para maging malinaw to, itong mga level na yan, okay, level color, tama ba to kung white? Yes, white dapat siya. Okay. Border. Yung symbol din kailangan white eh. So, kailangan baguhin nyo lang particularly yung mga color na yon para makita nyo yung C yun. C, maintindihan nyo yan later on, no? Sa... So, ngayon, kung makikita nyo, may mga level na to. Extend natin din ang level. Kuhanin ko na yung pinaka-ano ko. Meron akong pinaka-default. Tanggalin lang natin yung... Yan, ito. May imbalances and then assassin order block lang. So, ito guys, kung makikita nyo, yun yung mga level niya. So, this is the ranges right now. Maganda, lagay natin sa 1R. Okay, 1R. Ngayon, yan yung pinaka-high, ito pinaka-low, ito ang pinaka-high niya. Kung mapapansin nyo, merong bawat level ng gold batch, RV means rejection block. Okay, i-anuhin lang natin. Puntahan natin yung guys. I-check ko yung gold watch letter. Ayan. Ito. Okay. I-explain lang natin dalawa sa trading view yung nagpaliwanag nito. Okay. Now, dito sa gold batch, kung makikita nyo, algorithm to na ang equation ay 3 to 3 power of 3 yan ang ano niyan dollars points pips points dollar at a time. So dealing ranges yan para makita nyo kung nasaan ang high and low, and then diyan mo makikita yung tamang saan possible ang fair value gap. Meron tayong manual eh, na fair value gap, pero iba talaga yung level na to. And then, meron din tayong tinatawag, kung makikita nyo, ito dito. Yan. Yan yung pinaka-overview. Yan. So, meron tayong mitigation block, BR, liquidity void, order block, rejection block, fair value gap, range low, range high, external range. So, yan yung makikita nyo dito. Low, OB, ito yung OB natin dito. Yan. Pero tingnan nyo dito, may magandang nangyari sa ano. Ayan yung fair value gap. Now, ito yung from low. Ngayon, napunta sa high ang ating Euro US dollar. So, possible magkaroon na ng reversal. Ngayon, may mga sinusunod dyan na algorithm na yun ang pag-aaralan natin sa mga susunod na video. I just want you to know, ganito lang ang sikreto dyan. Kadalasan, kapag ka nagsaset up ka ng power of 3, yung number na 243 dito, 243 ang pinaka-default niya. Pero halimbawa, normally kasi ang ginagawa nila, nasa 4 hours or day sila. Okay, halimbawa sa day, hindi obra ang 243. Masyadong, ayan, okay. Pero nakita mo, oy, nasa high na siya. Gusto mong mag-micro, gusto mong liitan siya. So, bababa ka ngayon sa 4, pwede kang bumaba sa 4, matetrade mo ba siya? Kailangan maintindihan mo muna ito kung saan pumupunta. Kasi, hindi ibig sabihin na nasa high na siya, okay, hindi ibig sabihin nasa high na siya, pupunta siya sa range na to. Pero, ito yung pinaka-big possibility. Okay? Pero ngayon, titignan natin kung hanggang saan siya maglalaro.
Meron kasing mga algorithm na sinusunod, guys, na which pag-aaralan natin noon. At ang master ko, ang kabisado ko lang is yung algorithm 1 and 2. Yan. So, meron tayong algo. Okay. May algo tayo na 1 na ganito yung sistema. From high, pupunta siya sa order block, bull breaker, so on. Kung bullish naman, from low, punta siya ng bear breaker, okay, o bull breaker, tama, breaker block, punta siya sa rejection block, and then, so on and so forth. Ang algo to, ang pinakapaborito ko, kasi dito pumapasok yung kompletong market structure shift ni ICT na pinag-aralan din natin sa ibang webinar. Okay. Ngayon, kung papansin ninyo, ito yung nasa libro. Yan yun, yung algo 1 is high-low, order block, opposite breaker, so on and so forth. Ito yung nasa libro. Ngayon, ang pinaka-tanong lang dyan, doon ba sa power of 3, nakita mo ba na nire-respeto yung 2, 4, 3? Kung hindi niya nire-respeto yung 2, 4, 3, pwede ka ngayong bumaba. Tingnan natin, kung bababa ako ng 81, oops, masyadong maliit. Ito na yung isang range niya. Kasi kung titignan mo, nandito yun eh. So, yung isang range niya, andito na. So, pwede mo bang i-trade yan? Pwede naman, bumaba ka ngayon na lower time frame. And then, check kung pwede mo siyang i-trade. So, nagiging parang support and resistance siya. Pero, hindi yan ang talagang purpose para gamitin yan. Kasi, I'll give you an example dito sa balikan natin, no? Balik natin sa 243. Kanina pa lang may nakita na ako dito sa Euro USD. Kung mapapansin nyo, ano yung nangyari sa Euro USD using 4 hours. Okay, 4 hours, makita nyo yan. May order block lang ako dito para makita ko yung ano. So, eto ah. Kung makikita nyo guys, isa sa algo 2, okay? Ito yung algo 2. From low, pupunta siya sa o rejection block, pupunta siya sa breaker block, pupunta siya sa FBG, and then opposite order block. Pwede rin tong FBG, then sundutin niya yung order block. Kasi sa ilalim ng FBG, sorry, ng FB, fair value gap, ito, sa ilalim nito may order block din. Ito yung totoong order block. Ngayon dito, paano ang order block na yan? Actually, ito yan. Possible, ito yan. Ngayon, kung titignan nyo, nirespeto ba? Actually, this is a good example of algo 2, algorithm 2. Titignan nyo, ha? Papakita ko sa inyo bakit. Una, nanggaling siya sa rejection block, sa low, ito. Pumunta siya sa breaker block. Pumunta siya sa fair value gap, and then opposite OB. So, parehas na parehas siya dito. Okay. Ngayon, tandaan nyo, this is a predetermined line. Level. Hindi mo yan pinifibonacci, kusang lumalabas yan using the mathematical equation power of 3. So, halimbawa, kung yan ay nasa high na, possible naman na yan ay bumaba na. Katulad yan, possible mag-retrace yan, pwedeng hanggang equilibrium, which yan ang maintindihan nyo sa susunod. So ito actually, ito yung time na pwede ka na mag-short kasi sa power of 3 nandun yan. Kaya lang, hindi automatic mag-short ka dahil nasa high lang. There is an algorithm na sinusunod. Ngayon, merong iba pa dyan which hindi ko pa naaaral yung time. No? Algorithm naman ang time. Time talaga ang pinang-trade niya. Kasi ito, may mga katumbas siya sa time. Okay. Now, tingnan natin. Ha? Punta tayo sa ibang oras para lang makita natin. Mababago yan. So, eto, nilipat ko na. Check natin yung, ayan. Kung mapapansin nyo, lumipat ang ating predetermined gold back level. Lumipat siya from here. And then, sinunod pa rin niya, ayan, no? From breaker block, kung makita nyo, breaker block, sumundod siya sa OB, hanggang FB, and then opposite OB. That's algorithm 2.
Kaya nga favorite ko ang algorithm 2 kasi yung algorithm 1 masyado na siyang pump or dump kaagad diretso para wala akong nakikitang matinong retracement. Now, ngayon ang indicator na to, guys, okay, ang indicator na to, pwede mo ring plus 1. Okay, ibig sabihin yung possible range niya sa taas. Oops, nasa ba tayo? Yan, yung possible range niya sa taas, ilalagay din niya. Okay? So, ito yung unang range natin. Ito yung present ranges natin. Ito ang high, ito ang low. Pero meron siya dito na possible na kapag ka ito, binasag niya itong high extension na to, no? At umangat na siya dito, pupunta na siya sa next ranges. Okay? So, ano ba ang gamit nitong DMN Gold Batch na to? So, this is level, identify yung current running market. Kung ano yung ino-offer ng market at kung saan ka pwedeng mag-trade. Kung ano yung, nade-detect niya yun, no? So, kung makikita nyo, mathematical equation and algorithm na ang sinusunod dito. Pero maganda, meron ka rin background kay ICT para naiintindihan mo yung mga order block, mitigation block, yan. Equilibrium, ito. Normally, yung equilibrium, kung maaalala nyo yung premium and discount, and then may mga equilibrium kung saan ka, kung halimbawa, gusto mong mag-sell, dapat nasa premium. Ito rin yun, guys. Kasi kung titignan mo, guys, tingnan na to, ha? May option dito na hanapin ko lang. Ayun, equilibrium mode. Pagka equilibrium mode, mawawala itong mga ibang level. Okay? Lilitaw lang itong gitna. Yan, ganito lang. Mabagal lang siya talaga. So, yung gitna niya, yung 50% ng range na yon. Hindi rin yan fib, guys. Hindi rin yan Fibonacci. Power of 3 mathematical equation, predetermined level yan. Sinasabi niya yung high, sinasabi niya yung low. Okay? So, ganyan kaganda ang leading indicator na to. Sa mga next video, ituturo pa natin. So, yung isa naman, similar lang din, halos parehas lang din yung isa dyan. Okay? So, tingnan na, ibalik natin to. Yung equilibrium niya. Okay, tanggalin natin. Now, kung sisilipin natin yung isa, so off ko muna to. Yung isang gold batch ni Promo Cash, ayan, halos similar din yan. Ayan, kung makikita nyo, halos similar din yan. Okay? Now, ito pa, bago tayo magtapos. So, dito sa isa, parehas din, ano, meron din yung power of 3. Anong ginagamit nyo? 3 level of power of 3, no? 3, 9, 27, 81, so on and so forth. Okay, so ayan, kung makikita nyo, version 1.15 to learn more how, read Hoplica's book about gold box trading. So ito yon yung pinag-uusapan nating book na mahalaga dito sa Hoplica. Okay, now, kung makikita nyo, dito rin, kung ano yung nakaitim ngayon, ito yung power of 3. Pero dito sa isa, kung bakit siya mas maganda, off natin to. Okay? Kung makikita nyo dito, may cheat sheet ka. Okay? Yung algo 1, kailangan it's either nasa high or low siya. Yung algo 2, check nyo to, no? High and low, pupunta sa UB, pupunta sa breaker block, and then, yun na, LV to L, pupunta na siya sa liquidation void. Opposite, pagka nag-negative, ibig sabihin, opposite side, no? Opposite nito. So, katulad yan, una, rejection block. Kung rejection block siya sa taas, pupunta siya sa breaker block, pupunta siya sa FBG, so on and so forth. Hanggang pumunta sa next na high or low siya. So, ganyan kaganda itong indicator na to, especially
based to kay Gold Batch Trading na ni Hobby Ploka. So, kung hindi mo pa nababasa tong PDF, ito yung maganda. Now guys, to be honest, binibili tong PDF na to. Ngayon, ganun lang kasimple, para magkaroon ka ng PDF na to, I'm willing to give this free, basta register ka lang sa sponsor natin na Tickmill. Okay, at least kasi full support ang Tickmill sa atin. Mag-register ka lang, magkaroon ka ng isang trading account at demo account, okay na, bibigay ko sa iyo yung PDF na to. Pero at least mag-register. Hindi po namin kayo pipilitin na mag-trade ka agad, mag-real money kung hindi pa kayo marunong. So at least gamitin nyo yan. And then, of course, I will have some bonuses talaga kung regular na kayo nagtatrade with Tickmill. So I hope guys, klaro sa inyo yan. Napakaganda nitong gold batch na to. I'll be honest to you. Sa akin, pinakasimple to. Even newbies can understand this kung aaralin lang niya. Okay, yung algo niya, kung familiar ka sa support and resistance, eto na, meron ng support and resistance saan pwedeng mag-bounce yung market, yung presyo. Yan. Kung makikita niyo yan, halos nire-respeto niya yan. Okay, eto, nire-respeto niya dito. Weak lang siya. Yung body, ito, nandito sa fair value gap. Sinundot niya yung fair value gap, pumunta muna siya. Algo 2. Ito yung algo 2. Nasa algo 2 na. Actually, yung 243 ang talagang madalas na ginagamit. So, ulitin ko lang yung dalawang indicator. Pagka tinight nyo lang, guys, yung gold batch. Yan, gold batch. Meron tayong DMNICT AMD gold batch. And then AMD Power of 3 gold batch ni Promocatch. So FXDMN ang madalas more na ginagamit natin. So I hope guys naging klaro sa inyo to at may naintindihan kayo kahit papaano. Explore nyo lang muna itong indicator na to. In the long run, pag-aaralan natin. Tayo ang first na Tagalog na magtuturo ng gold bars trading strategy. So I hope I need your support. And of course, don't forget yung Tickmill register and join din kayo sa Asasi Forex Facebook community, Forex and Crypto Facebook community. Kung hindi pa kayo member, dyan tayo nag-a-announce ng mga Zoom link, ng mga webinar natin. Itong gold batch, kung baga itong video na to ay naka-focus dito sa indicator na ginagamit natin sa gold batch. And this is one of the best indicator in all time na nakita ko sa trading, na nagte-trade ako for almost 5 years, no? 5 years tayo nagte-trade. So I hope guys makuha nyo at maintindihan to. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood sa video ito. And I hope sa mga susunod na video, comment lang po kayo, no? Comment lang kayo kung may mga tanong kayo dito sa atin. So again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide. Maraming salamat po sa inyong lahat.